paalala sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, leche ka, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Okay, good morning, good morning, good morning, magandang umaga. Ang bilis ng karma, no? Finally! Finally, finally! Napakabilis ng karma. Ang aking nadarama
Monday, December 7, isang buwan na lang. Isang buwan na lang, birthday ko na naman, magdadagdag na naman tayo ng taon. Magiging amoy lupa na naman tayo. Una sa lahat, kung ikaw ay bago, pakinggan nyo muna po ito sa mga bagong nanonood sa akin, ha? Paalala, sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, yes, bobo ka, yes, rantado ka, puki ng ina ka, leche ka, punyeta ka, yes, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka welcome dito sa aking channel, ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Yan, ha? Sa mga bago po, at kung ayaw nyo nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, eh pwede naman po kayong lumayo, okay? Okay, magandang umaga po. Ngayon, ang bilis po ng karma, ika nga talaga eh, karma is karma, digital na. Oo. Alam nyo kung bakit? Senator Antonio Trillanes, tinamaan ng COVID. Eh, naku, Diyos ko miyo. Bakit hindi ka pa kinuha ni Taning? Alam mo, Senator, deserve mo yan. Promise. Deserve mo yan na tamaan ka ng COVID-19. Oo. Dasal ko na mamatay ka na. Oo. Dasal ko yan. Promise. Yan ang maagang pamasko sa'yo, Trillanes. Alam mo, hindi ko pa rin nakakalimutan. Oo, Mr. Trillanes, na walang DDS vlogger. Oo. Walang DDS vlogger na nakatawag sa'yo kung hindi ako lang at namura kita. Deserve mo. Promise. Alam mo, talagang malakas ako sa Diyos. Oo. Malakas ako sa Diyos. Ito yung murahan natin, di ba? Pakinggan natin muna. Sana. Senator? Opo. Yep. Senator, kamusta na po kayo? Mabuti po. Mabuti naman po. Oo, putang ina mo ka. Hindi ka pa napapatay. Hayop ka. Ganyan po. Salamat po sa inyo. Ha? Saan magsasantusantuhan ka? Demonyo ka? Hindi sa iyo bagay. Opo. Hindi ka bagay. Maging santo. Demonyo ka, di ba? Apo, ito po sa inyo. Putang ina mo rin. Puki ng ina mo rin. Kiki mo. Alam mo, Mr. Senator, mahal ka talaga ng Diyos. Mahal ka rin ng demonyo. Ay, naku, hindi ko alam kung matutuwa ako sa sobrang galak. O, kayo po, natutuwa ba kayo na nagkaroon ng COVID-19 si Antonio Trillanes? Alam nyo, nakakatawa dito kay Antonio. Nagkaroon na ng COVID-19 yung mama. Humihirit pa rin sa gobyerno. Bumabakbak pa rin. Anak ng putya. Alam nyo kung anong sinabi ng mama? Hindi niya daw ramdam ang tulong ng gobyerno. Hindi niya daw ramdam ang tulong ng gobyerno. Yung pagkalinga ng Duterte administration. Hindi niya daw ramdam. Dahil nagkaroon daw siya ng COVID-19, hindi niya raw ramdam ang pagdamay ng ating pamahalaan. Diyos ko mio, Trillanes! Bago nga tayo magsimula, mag-music nga muna ulit tayo. Oo. Nasaan na ba yung music ko? Oo. Mag-music. Oo. Alam nyo! Huwag nyo pong kakalimutan ha, numero 69 sa balota para sa Chupa by Parteles. Sa naman patay gutom. Ha? Good morning, Senyora Comineros! Gusto na magpatay gutom. Good morning sa Pidia Benguet, Frangin. Nanonood. Good morning, good morning. Anong bang kasalanan ng ibig sabihin? May kasalanan ba o wala? At good morning din pala, belated happy birthday doon sa kaibigan kong Butangera na kung tawagin na lang natin ay Maricon Doctora. Good morning sa'yo. Alam mo ate, mas matanda ka sa akin, tandaan mo. December 6 ka. Mas ika nga eh, sinasabi nga, mas mapangit ka sa akin ngayon. Oo.
Alam mo, hindi mo na masabihin eh. Talagang masyonda ka sa akin, Ate Maricon. Happy birthday pala sa iyo kahapon. Hindi kita na-text, hindi kita natawag. Pero I'm happy for you. Good morning kay Director Jocelyn Cabana ng DILG Central Office. Good morning, ma'am. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga. Alive na alive tayo. Malakas ang energy natin. Doon sa Baguio City ay napakabongga. Alam mo, Trillanes, habang nagka-COVID ka, dapat chumuchupa ka ng saging. Dapat chumuchupa ka ng saging dahil masarap ang saging. Kahit sino ka pa, itong ating sininyo, sa gabi ay ninya, para po kong lumaban, may pusong dalaga. Good morning! Yes! Smart of my day of my smart. Smile, yes! Masaya ako ngayon umaga! At kahit buhay niya'y kanya. Kaya chuchupan na lang ako ng saging! Kaya sana pag-ingatan mo. Good morning, Yumi! Ang kahit kung si El Nino, wag na wag mo siyang titirahin. Good morning kay FMM Madrigal. Hoy, Ate Liana, good morning sa'yo. Tinama ka na Linteng. Nasa Mountain Province ka na pala. Diyan ka na naman mambababae sa ano, Mountain Province. Tuloy ko lang yan. Sa 19, nandyan ako sa Mountain Province, December 19. Sana hindi tayo magkita. Wag, mabait na si Lodi. Pinicture ang kulatyo ng boss mo. Okay, good morning. Okay, tapos na yung music na yan. Kayo po ba masaya, mga kaibigan, na kung saan, good news ito. Tinamaan. Dito ako sa Baguio. Akala ko ba Mountain Province kang gago ka? Okay. Kayo ba masaya, mga kaibigan, na kung saan itong putang ina na senador na gago, na bugok, na dating senador, na walang ginawa kung hindi bumakbak ng bumakbak kay Duterte. Ah, masaya ba kayo na nagkaroon ng COVID-19 at nag-positive yung tarantadong gagong senador? Ah, masaya ba kayo? You're happy? Like me, happy. Kahit walang nachupa kagabi, I'm happy. Ha? Kaya ito, chumuchupa na lang ng saging. Masaya ba kayo na nagkaroon ng COVID-19 si Trillan? Alam niyo po ito, nakakatawa doon sa tarantadong hayop na senador na to. Nagkaroon na ng COVID, sinisipa si Duterte. Oo. Kaya daw siya nagka-COVID. Oo. Kaya daw siya nagka-COVID dahil daw kagagawa ni Duterte. Kung hindi mo naman magago, at ang sinabi niya pa, hindi niya raw naramdaman ang pagdamay, ang pagkalinga ng Duterte administration sa kagaya niya raw na nagkaroon ng COVID-19. Anak ng putang ina naman, Trillanes. Una-una ito, Trillanes, ang tanong ko sa'yo. Nag-positive ka sa COVID-19, pumunta ka ba sa government institute o mga hospital ng pamahalaan? Pumunta ka ba? Pinasabi mo ba na ikaw ay nagkaroon ako ng COVID? Pinasabi mo ba sa pamahalaan yan? Ha? Pinarating mo ba, Mr. Trillanes? Kung hindi mo pinarating yan, paano ka matutulungan ng gobyerno? Ano ang gusto mo? Gobyerno ang lalapit sa'yo? Gobyerno ang pupunta sa'yo? Ha? Hindi trabaho ng gobyerno yan. Ikaw ang pupunta sa pamahalaan para iparating mo kung sino man ang health worker na ikaw ay nagkaroon ng COVID-19. Yan ang dapat mong ginawa, putang ina mo ka. Ha? At ikit sa lahat, kung nagkaroon ka man ng COVID-19, deserve mo yan, gago. Kulang pa nga yan sa'yo, dapat buong pamilya mo nagkaroon ng COVID. Gago. Kinang ina mo ka. Ha? Anong gusto mo? Tutuusin, kayang-kaya mong pumunta sa mga pribadong hospital.
Kayang-kaya mo! Ha? Milyones ang kinita mo! Anong panahon ni Panotse? Ha? Magkano ang kwartang nakuha mo ng panahon ng administrasyon ni Duterte, ni Aquino? Sapat na yan! Kahit nga mamatay ka na, sobra-sobra pa yung pangpapagamot sa'yo, gago! Tapos sasabihin mo, hindi mo naramdaman ang pagtulong, ang pagkalinga ng gobyerno? Kung hindi ka mamagagong pendeho ka? Ay, good morning nga pala kay Kuya Nestor Nabasa ng gym dyan sa May Pag-asa. Oo, sa May Pag-asa yan. Project 6. Project 6 ba? O likod ng SM North. Nakalimutan ko yung fitness club ba yun? Hindi, nakalimutan ko yung ano eh. Yung gym nila dyan sa Pag-asa. Oo. Alam nyo kayo, kung kayong mga taga SM North, ha, na mga taga Project 6, Project 6 kasi yun ang malapit eh. Lalo na po ha, doon sa May Pag-asa, yung mga paminta, oo, yung mga paminta kong tawagin, nung huling punta ko dyan, dati nung kami-kami pa lang, kakaunti lang ang paminta. Ngayon, nung huling punta ko, sang katutak na ang mga pamintang durug na nag-gym ngayon dyan. Diyos ko may yun, dumami na ang mga bakla. Oo. Dati, iilan-ilan lang kami. Ngayon, dumami na ang mga bakla niya sa gym nila, Kuya Nestor. Diyos ang may pag-asa na ko, nahulog na. Mm. Dumami na ang mga bakla. Hindi ko na lang alam kung nahawa na si Kuya Nestor. Pero tingin ko, hindi eh. Si Kuya Nestor, straight na lalaki yan eh. Babaero yan si Kuya Nestor. Saka faithful yan pag nagmahal. Mm. Basta't ang mga kalbo. Oo, kalbo din yan eh. Faithful yan. Inetrilianis, balik tayo. Pwede na, napasadway ako. Yung dami ko na, nakalimutan ko na. Alam mo, Trilianis, ulitin ko sinabi ko sa'yo. Hindi obligasyon ng gobyerno i-monitor ka. Okay lang po ako, Ma'am Jocelyn. Okay lang po, Madam. Oy, Director! Malapit ng Pasko, ha? Malapit na Pasko, Director. Baka makalimutan mo ako, Madam. Ha? Alam mo naman ang number ko, alam mo yan, Ate Jocelyn. Mm-hmm. Kaya love na love kita, Ma'am. Ikaw, pati si Jose Densing. Hindi ko kayo palalagpasin sa ngayong magpapasko. Kahit na mga panahon ng COVID, hindi ko kayo titigil na pangungulit, mga Madam, mga Boss. Mm-hmm. Siyempre, good morning na rin kay Undersecretary Pimaco Densing. Yan ang pinaka, isa sa mababait na undersecretary ng DILG. Kung bata-bata nga lang yan si Yosek Densing eh, niluhuran ko din yan eh. Kaya lang, nakakalbo na rin eh. Alam nyo nung hindi pa asik yan sa kay Yosek ng DILG, ang buhok niyan makapal pa eh. Ngayon, nung nahuli kami nagkita ni undersecretary, nakakalbo na yung bunbunan niya eh. Oh, promise, nakakalbo na ang bunbunan ni undersecretary Densing. Ewan ko bakit nakakalbo na si Yosek. Yosek, ano na nangyari sa ulo mo, boss? Bakit nakakalbo na? Dahil kahit naman niya si Yosek Densing, biro-biruin mo yan. Sanay sa mga biro ko yan. Oo, laba ko niyan eh, ni Yosek. Laba ko niyan. Kaya lang, mas love ko yung mga gwapong lalaki. Na mga bata-bata. Si Yosek naman eh, gwapo naman. Kaya lang eh, medyo may edad na. Oo. Ika nga eh, papunta na sa pagka-senior citizen. Oo. Pero buo pa rin ang boses niyan. Magaling kumanta. Mm-hmm. Huwag niyo muna akong guluhin ha. Nawawala ako sa kuwan ha. Nawawala ako sa alignment ko. Ito nga si Trillanes. Nagre-reklamo, hindi niya daw dama ang serbisyo ng Duterte administration. Lalong-lalo na raw sa mga pasyente na nag-positive sa COVID-19. Hindi niya daw naramdaman ang pagkalinga. Oo. Hindi niya daw. Ay, good morning kay Rafael Ablaso. Good morning, tol. Oy, miss ko na yung kapatid mo, ha? Ano pa pangalan nun? Oo, yung kapatid mo na nagkatrabaho sa Sogo Hotel. Si Ranel! Oh, miss ko na si Utol mo, press. Pre, miss ko na. Lalo na yung yakap niya. Baka yung pag-kiss niya sa akin. Hindi, mga kababata ko po yan. Yung mga Ablaso. Mga kababata ko yan. Oo. Mga gwapong magkakapatid yan. Lahat yan naligaw sa akin nung kabataan namin. Lahat yan, niligawan ako ng mga yan eh. Yan ang mga naka-virgin sa akin eh, nung kabataan ko. Yan yung mga Ablaso.
pati nyo sila sa galan, ang dami naka-virgin sa akin nung kabataan namin. Yan yung mga kalaro ko eh. Kunwari, ako ang nanay, sila ang tatay. Nagbabahay-bahayan kami nung araw eh. Mm-hmm. Kaya ata ako naging bakla dahil sa mga lintik na mga magkakapatid na ablason to eh. Pati yung mga sagalan. Si kay Eric. Nako, ang dami ko naging kababata na nagsamantala. Sa mura kong katawan, pinagsamantalahan ako nung kabataan ko. Hindi ko na matanda kung ilang lalaki na yan. Okay. Alam mo, Trinyanes, dapat sa'yo, hindi sa ospital. Tama yung isang nag-comment eh. Nakalimutan ko na eh, kung natakpan na yung comment niya. Alam mo kung saan ka dapat tumakbo? Sa clinic ng mga aso. Oo. Doon ka nababagay. Okay ng ina ka. Hindi kasalanan ng gobyerno kung nagka-COVID ka, gago. Kasalanan mo yan. Ito ang sinasabi ng gobyerno. Stay at home. Diba? Paglalabas ng bahay, mag-face mask, mag-t-shirt, mag-ingat sa mga taong kasalamuha. Sundalo ka, pero bobo ka, inutil ka, tanga ka. Ngayon, isisisi mo sa pamahalaan kung nagka-COVID ka? Ha? Hindi ang kasalanan ng gobyerno. Tayo ang may kasalanan kung bakit nagkakaroon tayo ng ganyan. Hindi tayo nag-iingat sa sarili natin. Meron nga dyan, nag-iingat na pero nahahawa pa rin. Di ba? Pero, ganun pa man, alam mo, ang alam ko may batas eh, na hindi dapat i-bullying kagaya mo. Pero isang kagaya mong gago na nagkukuda-kuda sa gobyerno, na nagsasalita ka, na hindi mo naramdaman, putang ina mo ka, dapat ka lang i-bully. Hayop ka. Ha? Kinang ina mo ka. Ginagalit mo na naman ang araw ni Ma'am Chi Padilla. Binibisit mo na naman si Ate Chi. Ay, good morning, Ate Chi. Magandang umaga kay Mother Chi. Oy, Ate Chi. Kamusta na yung kaibigan mo na ano ba pangalan nun? Yung nakakalbo na rin na babae. Oo, yung nakakalbo na napapanot. Nasa Kuwait ata yun eh, yung gagang babaeng yun. Ang pangalan eh, Dona Malandi Sabik sa Utin. Oo. Dona Malandi Sabik sa Utin ni 3 inches. Oo. Yun na ata ang pangalan niya ng babaeng gaga na yun. Oo. Kamusta, Ate Che? Natawagan mo na ba yung babaeng si Dona Malandi Sabik sa Utin? Natawagan mo na ba, Ate Che Padilla? Nakamusta mo na ba siya kung nakangkang siya ba kagabi? Ni insupot na ano, matanda na ang pangalan eh, barakong inutil din, oo, na nasa US. Wag na, na-plug ko na naman ang mga pangalan ng mga animal na yan, mga demonyo o mga yan. Kamag-anak yan ni ano, ni Satanas sa kani Inday. Eh nako po, ay nako talaga. Alam nyo, Lunes na Lunes, malakas ang energy ko, masaya ako. Kasi alam niyo sa totoo lang guys, lahat ng bagay na hiningi ko sa ating Panginoon Hesukristo, binigay niya. Wala akong hiningi sa kanya na hindi niya pa binigay. Lahat binibigay niya lahat. Hindi humingi man ako sa Diyos ngayon, hindi niya man maibigay ngayon, susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, binibigay ng ating pong may kapal yan. Alam nyo, pinagdasal ko noong mga past day, sana tamaan ng mga oposisyon, yung mga anti-government, sana tamaan ng COVID. Ayun, pinagkaloob ng ating Panginoon. Talagang napakabuti sa akin ng Diyos, promise. Talagang love na love talaga ako ng ating Panginoon. Kasi pero yun yun naman, nagka-COVID si Trillanes. Nako, maagang pamasko yan. Ika nga, maagang pamasko kay Trillanes. Pero dapat sa'yo, kunin ka na ni Taneng. Pati yung pamilya mo, hayop ka. Tinang ina mo ka. Tarantado ka. Tapos nagbabanta ka pa nung nakaraan. Ha? Pag natapos ang term ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nagtarantado sa'yo, lahat ng nagpahiya sa'yo sa social media, re-respakan mo kami? Ha? Sa kaso? Putang ina mo!
Nalalaman ka pang kaso-kaso, gago! Ako, hindi, isasama mo rin ako sa kaso mo! Kinang ina mo! Ang ina ka! Nagbanta ka pa! Na magpapail ka ng kaso laban sa mga supporter ni Duterte? At lahat ng mga bumakbaksay sa social media? Hoy, Trillanes! Ha? Para sabihin ko sa'yo, ako ang unahin mong ipailan mo ng kaso. Putang ina mo, araw-araw, gago. Deserve mo yan. Ha? Yung magkaroon ka ng COVID-19, deserve mo yan, gago. Ha? Deserve mo yan, tarantado. Ha? Bakit? Obligasyon ba ng gobyerno? Nabigyan ka ng gamot? Tangina ka, bumili ka ng gamot mo. Ang laki-laki ng nabulsa mong kwarta. Ang laki ng kinita mo. Tapos, nagka-COVID ka sa gobyerno mo ilalapit? Ay, gago, ulol, palatandas, bobo. Tangina ka. Tama! Tama ka, Jerome! Karma yan! Karma sa kanya yan! Dapat lang, dapat nga ngayon, mamatay ka na! Tangina mo ka, Trillanes ka! Hmm? Hindi ka man mapakulong ng Duterte administration, putang ina mo ka. Dapat sa'yo, mamatay ka na. Hayop ka. Ha? Kinang ina mo ka? Araw-araw, gago ka. 10 ng mga kapartido mong mga bugok na idiot sa Senado. Tang ina mo ka. Miruin mo. Meron nga dyan mga nag-positive ng COVID pero tahimik. Ha? Na mas mahirap, mga mahihirap na may nagka-COVID dyan, tahimik. Hindi nag-iingay, hindi sinisisi ang gobyerno. Samantalang ikaw, hindi ka naman masasabing isang kang maralita. Hindi naman masasabi na ikaw ay walang-wala sa buhay. Tapos sasabihin mo, hindi mo naramdaman ang pagtulong ng gobyerno ni Duterte. Ha? Kung sasabihin mo, hindi mo naranasan ang pagkalinga. Ha? Ito nga ang tanong dyan, Mr. Trillanes. Lumapit ka ba sa BGH? Pumunta ka ba sa mga hospital ng gobyerno? Ha? Kung hindi ka naman maggago. Ha? Dapat ang ginawa mo, bago ka man lang dumakdak, bago ka man lang bumira na naman sa gobyerno dahil sa nagka-COVID ka, dapat ang ginawa mo dahil nga bobo ka na hindi mo alam, putang ina mo ka, pumunta ka man lang sana sa pampublikong hospital. Sana pinaalam mo doon, oy, nagka-COVID do ako. Ilista nyo po ako dyan sa mga nag-positive. Ilista nyo ako sa mga tutulungan nyo. Dapat yan ang ginawa mo. Tang ina ka. Tapos ngayon, isisisi mo sa gobyerno? Ha? Hindi kasalanan ng gobyerno yan. Ang gobyerno, hindi nagkulang sa pagpapaalala, sa pag-iingat ng mga tao. Tapos ngayon, isisisi mo sa gobyerno? Bakit? Lisensya mo ba na nagka-COVID ka para bakbakan ng administrasyon na to? Ha? Bakit? Nagpaparamdam ka na naman na buhay ka pa. At malapit na ang eleksyon sa 2022. Bakit? Ano ba ang balak mo? Bumalik ka na naman? Para maging ulol? Ha? Maging walang kwentang senador sa Senado? Ha? Diyos ko may iyong mabagin. Hindi ka kailangan sa gobyerno. Tangina mo ka. Ikaw ang nakakasira sa mga sundalo na turingan ka pa naman. Putangina mo ka. PMA ka. Pero wala kang utang na loob. Ha? Sinira mo ang PMA. Pati yung mama na dating general, na dating chief of staff na si, bumamaya pa nawa ang kaluluwa ni dating chief of staff Hangilo Reyes. Ha? Sa sama ng loob, ayun, nagbaril sa ulo sa ginawa mo. Putang ina mo ka, kayahiyang ginawa mo. Senior mo, ginanun-ganun mo. Ha? Kung di ka maggago. Ha? Ngayon, anong gagawin mo na naman, putang ina mo ka? Patatanggal mo na naman tong Facebook account ko? Patatanggal mo na naman to? Pabablock mo na naman ako? Ha? Sa social media? Putang ina mo? Gawain mo yan, gago!
Dahil inutil ka, dapat lang sayong mamatay. Putang ina mo ka. Tutusin nga, kulang pa yan eh. Dapat nga, ako masusunod. Ha? Kaya lang, ayaw ng Diyos ng ganun masyadong brutal eh. Alam mo, Mr. Trillanes, gusto ko mamatay ka, yung naghihirap ka, yung gumagapang ka sa lupa, yung humahalik ka na sa lupa, yun ang gusto kong mangyari, yun ang gusto kong maranasan mo, bago ka mamatay, putang ina mo ka. Ha? Yan ang gusto kong makita, na mamatay at ka, naku po, pati pamilya mo sana maidamay mo, putang ina mo ka. Ha? Dapat pati pamilya mo, hayop ka. Tang ina ka. Ay, good morning, Russell Bato Valenzuela. Bebe, miss ko na ang halik mo. Yes, good morning. Oy, ang aga ng pamasko ni ating magandang Sene, ha? May pamasko siya kahapon sa akin, eh. Hindi ko pa nare-receive, eh. Binigyan niya ako ng pamasko, 5,000 kahapon. Sabi niya, ninyo, sa'yo lang yan, ha? Panggastos mo yan, pamasko ko sa'yo yan, sabi niya kahapon. Ate Sene, hindi ko pa po nare-receive yung pinadala mong pera. Hindi ko pa nare-receive. Tinatamad pa ako lumabas ng bahay eh. Dito na muna ako. Kaya pala maganda ang mood ko. Binigyan ako ng pamasko ni Ate Sene ng 5,000 kahapon eh. Mamaya ko nare-receive yun or bukas. Tinatamad pa po ako lumabas eh. Eh kahapon, magdamag kami kahapon sa bibak eh. Sa practice eh. Eh kahapon tumatawag siya, hindi ko nasasagot. Ang aga na pamasko ni Ate Sene. Yan, nanonood si Mother. Ang nagpadala niyo si ano, yung katiwala mo? Si, kalimutan ko pangalan. Nandito nanonood din eh. Ano ba pangalan nun? Yung nag-send? Nasaan na yun? Nawala. Nanonood eh. Ito si Ma'am Marilyn Kaase. Yan. Siya yung nagpadala kahapon. Eh kahapon si Ate Marilyn, tawag din ang tawag. Sabi ko, ate, nasa labas ako ng bahay. Mahina ang signal ko. Eh yung pamasko ko sa'yo, yung size 9 ko. Nako po, Diyos ko, may ito na naman si Russell. Hoy! Mamaya tatawag ako kay boss, kay senator. Yan po si Russell Valenzuela, staff po yan. Personal staff po yan ni Senator Bato. Hoy Russell, kamusta na si boss? Kamusta na siya? Okay na ba lagay niya? Hindi, alam nyo, si Senator Bato nag-positive din sa COVID. Pero maraming nagdadasal na siya ay gumaling na. Malampasan ni Senator Bato ang kanyang inunong sa COVID. Pero itong putang inang si Trillanes, marami rin nagdadasal na lalong lumala ang COVID ni Trillanes. Yan ang pinagdadasal ng karamihan. Hayop yan. Lionel Burrata Dasmariñas. Good morning, idol. Good morning din sa'yo, kaibigan Lionel. Guwapo ka ba? Lionel Burrata Dasmariñas. Guwapo ka ba? Parang sa profile mo, mukhang guwapo pa eh. Mukhang bagits eh. Baka naman masyunda na rin to. Diyos kumiyo. Parang si Kapitan Gata na masyunda na. Oo. Hoy, Russell, kaya nga, kamusta na si boss, si senator? Linti ka, tawa lang ang reply mo, hindi mo sinabi kung ano na. Ay, good morning, Aristotle! Kasanuba! Good morning! Okna, nakauwi na kahapon. Ay, good news! Ay, meron akong ilalapit uli. Bata na naman ito. Parang may sakit eh, yung bata. Ewan ko kung anong sakit. Basta, ano, malala din yung sakit ng batang babae. Ang tatay, parang teacher. Mamaya, isisend ko mamaya yung video kay Senator. Oo, may panawagan yung magulang. Sabi naman ni Russell, tangin na, aga-aga, pasyente na naman itatawag nito. O di, mamaya, itatawag ko kay boss yun. Ipuporward ko sa kanya yung video. Di, kawawa yung bata. Talagang maantig ka, Russell, promise. Bata na naman to. Wala, ano pa, ang edad lang siguro. Mga 3 years old o 2 years old lang yung bata. Wala pang 5 taon yung bata. Wala pa. Good morning, idol. Sana kunin na ni Lord si Trillanes. Wag naman ni Lord, ni Satanas. Hindi siya pwede sa langit. Saison, wag kang ganyan. Wag mo sabihin kunin ni Lord. Kunin sana siya ni Satanas. Oo, dahil doon siya kampo ni Satanas yan. Demonyo ang putang inang yan. Ulol yan. Tapos, susupalpal ko to kay ano,
Sana, isa pa ba? Sana si Drilon magka-ano rin, magka-COVID din at isaksak ko sa bunganga niya ito. Isaksak-sak. Hanggasan mo nga ito. Hanggasan mo nga isang masanas. Isaksak mo yung sa bunganga niya. Putang inang Drilon din na yan. Gago. Pero yun yung balak nila, ginigipit din ni Drilon ang public power at attorney's office samantalang naging justice secretary si Drilon. Gago rin eh. Putang ina talagang Drilon na yan. Bugok. Inutil. Gusto ipasara ang public power. Kundi man maggago. Ang daming-daming natutulungan. Ang daming-daming natutulungan ng public pau ng public attorney's office. Tapos gigipitin niya. Gusto niya ipasara. Iwas out na. Kundi maggagong senador. Naturin niya pa naman abogado. Di ba? Kundi man bugok. Mga hinayupak. Mga ulol. Mga inutil. Bakit? Anong gusto niyong dahilan? Bakit gusto niyong ipasara ang tanggapan ng PAW? Eh, dami-dami natutulungan ng tanggapan ni Atty. Percy de Acosta. Ah, bakit? Dahil may mga kliyente ka na nasasagasaan ni Tre... Bakit kailangan niyo ipasara? Mga gago pala kayo. Tapos, ginigipit niyo ang budget? Ayon, Christian, tinamaan ng COVID. Bakit, Christian, gusto mo bang damayan si Trillanes na magka-COVID din? Ay, tako ko yan, Nestor, tama ka. Alam niyo ba si Drilon, isa rin niyo sa namura ko? Alam niyo ba yon? Nako, matatanggal talaga ang channel ko na naman ito. Putang ina, mababablock na naman ako nito. Isa din niya sa namura ko, si Trillanes. Hindi niyo ba alam? Eh, si Drilon? Oh, ito, pakinggan niyo to. Tang inang yan. Yan. Namura ko din yan. Yan. Ikaw po tang ina mo, Cab. Ilang milyon bang ninakaw mo sa Iloilo? Hayop ka. Ilang milyon ba po tang ina mo, Cab? Bakit? Kapawa mo, kinakantot ko ah. Hello? Kapawa mo, Drilon. Mukha kang aso, mukha kang baboy po tang ina mo. Bakit? Anong gano'n po sa akin? Yung pagnanakaw ninyo. Isa din niya sa namura ko. Isa din niya sa naputang ina ko. Kaya dapat lang sa'yo na iputang ina ka. Putang ina mo ka. Yan si Drilon. Gago yan. Ulitin ko, Drilon, ha. Yung asawa mo, kinakantot ko. Putang ina mo ka, Drilon. Eh, si Kuya Nestor naman, tawa ng tawa. Diyos ko, may si Nestor. Hoy, kaya Nestor, yung ulo mo, nilagyan mo na naman ng BB oil para kumintab mamaya yan pag lumabas ka na. Alam nyo guys, ipagdasal pa po natin na sana hindi lang si Trillanes. Oo, si Angara din. Gusto niya rin ipasara ang ano, bawasan yung ano, yung PAW. Mga gago nga, mga ulol. Bakit kailangan nyo iganyan din ang PAW? Greeting from Pantok. Oy, Rafael del Castillo. Kamusta na yung inutil na barangay chairman dyan sa Pantok? Si Kapitan Chavez ba yun? Yung naputang ina kong kapitan nyo dyan. Buhay pa ba yun? Ipagtitirik naman natin ang kandila muli. Pati si Kiko Pangilinan. Ay, hindi. Mga gago yan. Mga talapandas yan ng mga putang inang yan. Yan ang mga kultong ulol. Oo. Relax lang, Sir Nen. Sayang mablock naman FB mo. Hindi, okay lang po yan. Mablock ang Facebook account ko. Okay lang yan. Walang problema. Putangina, may YouTube tayo. Doon tayo aatake na nga atake sa YouTube. Di ba? Hindi ka walang magmawalang Facebook account. Tangina. From St. Michael ako, Sir. Sa Senden ka pala. Ay, yes. Yes. Ah, St. Michael, sa taas ka. Sa ano, sa taas yun. Alam ko yan, St. Michael. Ah, alam nyo, ang mga putang ina na galit kay Duterte at galit sa mga vlogger na mga pro-Duterte, ang kaya nyo lang naman gawin, tanggalin ang mga account namin.
ibablock lang kami ng ibablock. Yan lang ang kakayahan ninyo. Pero, kung sa laban at utak, wala kayo, mga putang ina ninyo. Dahil kayo, mga traidor. Hanggang pagbablock lang ang kaya ninyo, mga leche. Putang ina ninyo, Lunes na Lunes. Pasukin nga natin si Atty. Larry Gadon. Putang ina, nawala na si Atty. Larry Gadon po ah. Atty. Larry Gadon, nasaan ka na? Pasok, Atty. Larry Gadon. Mga putang ina, mga hindi, mga putang ina, mga tangin, mga putang ina, hindi, mga putang ina nyo. Iyon ang mga putang ina nyo. Mga bobo kayo, mga tangin, mga hindi kayo, mga putang ina nyo. Mga putang ina nyo. Ha, kayo mga putang ina nyo. Mga hayop na yan eh. Mga bobo! Yes, tama! Tama ang sinabi ni Atty. Larry Gadon. Mga putang ina ninyo, mga hindot, mga bobo! Yan. Ay, good morning, Pao Visconde Ortega. Good morning! Yes. Hindi, alam nyo, minsan na nga lang tama yung sinabi ni Atty. Perseda Acosta. Tama yung sinabi niya. Ang daming litanya ni Atty. Perseda Acosta sa interview sa kanya, isa ang pinakanagustuhan ko sa sinabi ni Atty. Acosta, promise. Alam nyo kung ano yung sinabi ni Atty. Acosta doon? Na gustong gusto ko? Ha? Matatanda na tayo. Ha? Dapat nagpapakabait na. Dahil baka mamaya, kunin na tayo ng Diyos o ni Taneng. Tama ang sinabi ni Atty. Perseda Acosta. Tama, sangayon ako sa sinabi ni Atty. Acosta doon. Dapat itong putang inang si Trillanes at si Drilon at kung sino man mga senador na gustong mawala ang PAW, dapat magpakabait na kayo dahil matatanda na kayo, mga putang ina ninyo. Baka anytime sana nga kunin na kayo ni Satanas, mga putang ina ninyo. Ha? Ang ina, tama ang sinabi nito. Ito. Tama ni Chichi. Sabi ni Ma'am Chichi. Tama, sa ngayon ang sinabi niya. Huwag naman ipasara, PAW, para sa mahihirap na napakamahal ang abogado 5K nga konsulta tapos 60K na pag-umusad na kaso. O, kita nyo? Samantalang ang PAW, wala tayong binabayaran. Ang gagastusin lang natin sa PAW, pamasahe lang pagpunta sa kanila. Libre na ang legal. Libre na ang binibigay nilang legal counsel, pati yung pag-attend sa mga hearing. Tapos gusto ng mga putang inang tong senador na to, ipasara ang PAW? Bakit? Bakit gusto niya ipasara? Bakit hindi na ba kayo kumikita? Ha? Dalawa lang yan eh. Hindi kumikita o nasagasaan yung farm loan ninyo dahil yung mga kliyente ninyo ang binabakbakan ng PAW. Yan lang naman ang ginagagalit nyo kay Perseda Acosta eh. Ha? Dahil hindi nyo kaya si Perseda Acosta? Dahil may utak din yung ali? Mga gago. Ako, ito ha, 2 times ko lang nakaharap si Ma'am Perseda. 2 times. Namit ko yung person niya. Una-una, sa Radyo Veritas. Pangalawa, yung pumunta kami sa ano, sa office niya, sa PAW. Doon, siya talaga mismo ang humaharap sa mga tao. Siya mismo yung nakakausap ko nung mayroon akong inilapit sa kanyang kaso na babae. Nilapit ko sa kanya, hinarap niya personal. Pinaka-chef na yun ha. Pinaka-head na yun sa buong Pilipinas ng PAW, pero siya mismo humaharap. Tapos gusto niyo masira ang PAW? Dahil sinasabihin nyo, masyado ng epal. Bakit? Dahil nadali, sigarilyo. Tama! Tama ka, Saison! Babanggitin ko pa lang pangalan ni Garin, biglang pinasok mo. Bakit? Si Garin at si Drilon, dahil magkalugar, magkasangga, tagpares na Iloilong gagong dalawang yan. Ha? Tapos, gusto nyo isara? Gigipitin nyo yung tanggapan ni Perseda Acosta? Kundi ba mga gago? Hoy! Senador kayo, hindi nyo trabaho na mangharas. Ha? Gusto nyo yariin ang PAW? Ang dami-daming natutulungan ni Atty. Perseda Acosta. Gamit ang PAW. Tapos gusto nyo yariin?
Samantalang yung mga bagong abogado, yung mga magagaling na abogado nandiyan sa PAW, hindi man lang nabibigyan ng pagkakataon. Tapos gusto nyo yariin? Ba't ang gusto nyo ba lahat ng abogado maging pribado na lahat? Ayaw ninyo na magkaroon ng tanggapan ng pamahalaan na nagbibigyan ng servisyon legal na libre? Yan na nga lang ang PAW na nag-iisa. Tapos ginigipit nyo pa yung budget? Kundi pa kayo mga gago? Halos na pumunta nga ako kay Attorney Presidente Acosta, yung kape doon, ito ah, nung pinakape ako doon sa office ni Atty. Sida, hindi masarap yung kape nila. Parang mumurahin yung kape. Di ko nga naubos yun eh. Nagtsatsaga sila kung ano yung may paghanda sa mga bisita nilang tao. Tapos yun ang gusto nyong gawin, mga gago, mga bugok. Ay hindi ko po alam. Itanong nyo na lang po, mag-ano na lang po kayo sa PAW kung... Pero ang pagkakaalam ko kasi, ang PAW, pag-annulment, pang-personal yan eh. Hindi yan pwede, I think hindi pwede. Kasi ang PAW po, kailangan dyan, ikaw ay indigent or mahirap na tao. Mahirap na tao ka, yan ang priority ng PAW. Kung may natutulungan mo sila na may kaya, yun siguro ay emergency. Emergency yun. Oo. Yung nangyari kay Ted Pailon na tinulungan ni Persida, emergency case yan eh. Oo eh. Kaya bigla-biglaan yan eh. Ganyang kagago. Dapat, alam mo, Trillanes, puntahan mo si Drilon. Puntahan mo si Garin. Puntahan mo si Risa. Magyakapan kayo para sila din magka-COVID. Tama! Panggigipit sa mahihirap yan. Oo, tama. Alam nyo kasi, tama yung sinabi ni Princess Sarin Alvarez, panggigipit sa mahirap. Yes, tama. Bakit nasabing tama na panggigipit sa mahirap? Sino ba lumalapit sa PAW? Sino po ba? Mayayaman? Naman kay kaso? Hindi. Kasi ang mayayaman, kayang-kayang kumuha ng dikang pamilyang abogado. Di ba? Ang lumalapit lang sa PAW, yung mga salat sa buhay, yung walang-wala, yung mga kahit isang tuka na nagtsatsaga na pumila doon, sila yung mga taong makakapagkaitan. Sila yung mawawalan ng mga abogadong libre. Yan ang gusto ng mga putang inang dilawan na mawala ang libreng abogadong binibigay ng gobyerno. Ganyang kainutil ang mga yan. Di ba? Huwag mo na masabihin kami, tayo! Ako wala akong trabaho. O, oh, di ba? Kabilang din ako dun. Lahat tayo. Di ba? Bakit kailangan tanghigpita ang ano ang pakinitan ng pondo ng PAW? Kung wag niyong pakinitan ang PAW, kung sa tingin ninyo may girong ginawang paglabag sa batas, ha? Kung meron ginawa man, kung meron man si Persida Acosta, yun ang kasuhan ninyo. Wag niyong idadamay ang Public PAW Attorney's Office. Kasi pag dinamay niyo ang PAW, eh pangkalahatan dinadamay niyo. Kung may galit kayo kay Persida Acosta, siya ang kasuhan nyo, siya ang harapin ninyo, hindi yung buong ano, tanggapan. Dahil ang pinaparalisa ninyo dyan, buong tanggapan ang pinaparalisa nyo. Putang ina mo ka dito, salaksak ko sa bunganga mo ito. Ito, salaksak ko sa bunganga mo. Putang ina mo ka. Hayop ka. Diba? Yan ang gawin ninyo, mga gunggong. Hindi yung pangkalahatan, idadamay ninyo. Paano yung mga janitor dyan? Security. Yung mga abogado ng pangkaraniwan dyan na nagtatrabaho. Oh. Walang sasahurin dahil ginipit ninyo ang pondo. Pinipilayan ninyo. Kasi, ang ayon nyo lang kay Persida Acosta, simple lang eh. Yung pinag-ginawa ni Attorney Acosta, yung nag-autopsy, doon kayo nayari eh. Doon kayo nasira eh sa ginawa ni Perside. Pero sa akin, tama lang yung ginawa niya. Yes! Tama! Kung sino yung nakakatulong, gusto nila tinatanggal. Yun nga po ang mahirap eh. Di ba? Siguro, sa lahat ng gobyerno, isa sa may malaking nagagawa sa mga kababayan natin,
ang Public Attorney's Office. Isa yan sa malaki ang naitutulong. Tahimik lang ang PAW. Hindi sila maingay ang tanggapan na yan. Pero araw-araw, ha? Araw-araw, ilan ang taong pumupunta dyan sa PAW office na nagtsatsaga para lang makahingi ng legal assistant? Libre! At pag pumunta ka sa PAW, hindi mo kailangan ng referral ni congressman. Hindi mo kailangan ng referral ni senador, ni congressman o ni mayor, kung sinong Poncio Pilatong politiko. Hindi nila kailangan yan. Basta't ikaw ay mahirap, Pilipino kang kapuspalad, pumunta ka lang sa lahat ng sangay ng PAW office, tutulungan ka nila. Yan ang serbisyo ng PAW. Tapos gusto pa nila tanggalin ang PAW? Gusto nila pag-initan ang budget? Mga gago! Kundi ba mga bugok? Ganyan kayo ka-inutil. Ang dapat tanggalin, yung mga congressman na mga inutil, mga senador na inutil ang tanggalin. Diyan dapat kayo anuhin, yariin. Mga putang ina ninyo, kung sino pang tumutulong ng malaki sa gobyerno na may nagagawa, yung pang pag-iinitan ninyo. Kundi ba mga gago? Paano ako? Kagaya ko nito. May mga nagpapel sa akin ng kaso, mga libel. Pero hindi naman ako humingi ng tulong kay Atty. Persida. May mga abogado akong kausap na tumutulong sa akin. Mga privado yon. Oh. Paano kung di ako natulungan ng mga pribadong abogado? Di sa PAW din ang takbo ko. O, paano kung kailangan ko ang tulong ng PAW? Di wala na akong tatakbuhan dahil nga gusto ninyo mawala ang PAW. Kundi ba kayo mga ulol? Yan ang problema sa inyo, mga putang ina ninyo. Dapat sa inyo, pinatagpasan ang ulo. Kung sino pa yung ahensya ng gobyerno na may silbi na talagang tumutulong sa mga kababayan natin, yung pa ang pag-iinitan ninyo, kundi mga gago. Ay, good morning, Kuya Milan. Good morning sa'yo. Huwag kang padyakol-dyakol sa tanay, ha? Good morning, good morning. Maganda umaga. Yan ang problema sa mga putang inang yan. Dapat sa inyo, tamaan ng kidlat, tamaan ng COVID, kagaya ni Trillanes na isang tanga rin. Ha? Dapat lang sa inyo, tamaan kayo ng COVID at nang mamatay na kayong lahat ng mga walang kwenta sa lipunan. Sumasahod kayo, pero nagpapalaki ng mga tiyan nyo, mga wala namang kwenta, wala namang silbi sa lipunan, mga pendehong bugok. Mga putang inang yan. Yan, isa pa yan, kabataan party list, ay nako. Mga komunista mga yan, impiya mga putang inang yan. Mga ulul yan. Mga hayop. Attorney, pasok! Mga putang ina, mga hindu, mga putang ina, mga tangina, mga putang ina, hindu, mga putang ina nyo. Inyo na mga putang ina nyo. Mga bobo kayo, mga tangina, hindu kayo, mga putang ina nyo. Mga putang ina nyo. Ha, kayo, mga putang ina nyo. Mga hayop na yan eh. Mga bobo! Yes, mga bobo. Mga tanga. Kayo po, uulitin kong tanong guys. Masaya ba kayo na nagkaroon ng COVID si Trillanes? Masaya ba kayo? At ano ang kasiyahan ng inyong nararamdaman kay Trillanes na nagkaroon siya ng COVID? Masaya po ba kayo? Kung masaya ka, pakicomment at bakit niya naging masaya. Pakicomment to kung masaya ka ba na nagkaroon ng COVID-19 si Trillanes. Ah, masaya ba? Happy ba kayo? At kung sakali mamamatay ngayon si Trillanes. Kung sakali ngayon, at sana nga mangyari. Ano ang gusto mong iparating na mensahe kay Trillanes? Ah, good morning po, magandang umaga. At syempre maraming salamat kay ating magandang Sene. Sabi niya kagabi, ninyo, pamasko ko sa iyo yan, yung 5,000 na pinadala niya. Nagpadala po kapon si ate Sene. Ang aga ng pamasko mo ate. Good morning, magandang umaga. Pakishare na lang po ng ating live. Good morning, happy Monday everyone. Yes! Totoo yun! Ang kasama ko ay baboy. Ako'y iniwanan ng halagang aso. Ang kabayo ko ay wala na.
Pinikpikan! Okay, December 19, nandyan po tayo sa Mountain Province. Magdadala po tayo ng mga wheelchair po dyan. At doon sa mga nag-promise na magbibigyan ng wheelchair, maraming salamat to sa inyo. May ilang araw pa naman eh, medyo 1 week pa. Oo, 1 week pa. Tama nga, 1 week pa. Oo, bago mag December 19. Mm-mm. Kaya may araw pa tayo. Nakakapag-ipon pa tayo ng wheelchair. Good morning po! Salamat sa inyo! Panunood! Ngayon umaga! Ako'y nag-iisang palaboy. Ang ating pitakang dalaw.